Ito yung sinasabi natin. Gusto ninyong irespeto yung dating Pangulo. Hindi man nga siya marunong rumespeto. Sabi nga natin, respect begets respect. Ba't ninyo irerespeto ang isang tao? Hindi man marunong rumespeto at inamin siya na basto siya. Tama po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag na bangag, may adik tayong presidente at yung anak niya, mga kababayan, gustong tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Yung tatay ng ating Pangulo gustong ipahukay, itapon sa West Philippine Sea. Desecration of the dead. Wala pang nakagawa niyan, mga kababayan, na official of the land. Dito po sa Pilipinas and abroad, wala pa akong narinig na ganyang leader. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Checkmate mga kababayan na si Digong, sabi ng Quadcom, now there is no reason for Digong, mga kababayan, na magdahilan pa para makaiwas sa pusit. Tulad ng kanyang anak, mga kababayan, na si Inday, na siyempre saan pa nagmana kundi sa tatay para hindi maka-attend ng pagpapatuloy ng hearing po sa Congress. Kasi kaya naman pala niya, naka-attend nga sa Senado. Anong rason na hindi maka-attend, mga kababayan, sa Congress? Tama naman yung ating mga congressmen. Kailang may strategy kung paano, mga kababayan, mapaamin si Digong. Kailangan lang pikunin. Yun ang ginawa po ni Riz Ontiveros. Kiniskis yung ego ni Digong. Masyado kasing egoistic. Kiniskis na kiniskis ni ano. inudyukan, mga kababayan, ni Riz Ontiveros, nakuha po yung weakness. Kaya sabi ngayon, kaya naman pala, sabi ni Congressman Abante, kaya naman pala niyang dumalo. Pero bakit niya wala sa House hearing? Yan po, sabi ni Abante, kaya naman palang dumalo. Bakit wala sa House hearing? I-contempt kasi ninyo. Di ba? Ganon. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas! At itong ating programa, mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mahinam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 6-0, mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating kwento, mga kababayan. So ito yung sabi ni Congressman Benny Abante. Sigurado niya ako na si dating Pangulong Digong would be able to attend the next hearing ng House of Representatives, considering that Duterte was able to attend the Senate inquiry. Checkmate si Digong.
Wala na nga siyang rason. Kasi kung kaya niyang mag-attend sa Senado, pag hindi siya mga kababayan nag-attend sa Congress, ang ibig sabihin niya, naduwag siya. Di ba? Nag-attend siya doon sa Senado. Kasi tingin niya, hindi siya doon gigisahin ng mga senador, majority ng mga senador. Kasi kaalyado niya, binibaby siya ng mga senador. Kasi may utang na loob sa kanya. Ina-underestimate niya mga kababayan, si Risa Ontiveros. Ang akala ni Digong, kaya niya si Risa Ontiveros. Ayun, napaamin po. Nilaglag mga kababayan lahat ni Digong. Nilaglag si Bato, pati sarili niya, nilaglag. Umamin mga kababayan ng krimen. Kaya magsasagawa na ng investigasyon yung ating PNP, lalo na sa issue ng DDS. Yung Davao Death Squad, mga kababayan. At sabi, yung transcript, mga kababayan, ng Senate investigation na isubmit na doon sa ICC. So, nahulog sa kanyang sariling patibong. nahulog sa kanyang sariling patibong si Digong po. Bakit niya naman, Mr. Marabillas, tinitingnan mo na patibong nila yung Senate investigation? Ang nag-initiate po ng Senate investigation, hindi man si Risa Ontiveros. Ang nag-initiate po ng Senate investigation, si Bongo at saka si Bato, hoping na mawawhitewash niya, mababago niya ang kapalaran nila. Gustong sirain po yung Quadcom investigation. I-discredit po yung Quadcom investigation. Kaya naglagay sila ng ibang mga resource persons. Diba? Yung isa doon, si Colonel Grijaldo, bumaliktad po at siniraan yung Quadcom. Pinilit daw sila. Pinilit daw siya. Malamang mga kababayan, ang nag-pressure sa kanya ngayon, si Bato. Biglang tinupak mga kababayan si Digong nang makiskis yung kanyang ego. Gusto niya na magyabang ng magyabang. Kaya sabi ni Digong, matagal na niya akong pumapatay. Yan na niya yung dead squad na yan. Lahat yan na niya, dead squad. Yan, senador. Si Batuan niya, dead squad rin yan. Sabay-sabay mga kababayan na tumalon sa kumunoy. Pinamag yung sarili nila. O ngayon, dito mga kababayan sa Congressional Investigation ng Quadcom, wala nang rason si Digong na hindi mag-attend. Ito yung sabi ni Abante. Sabi diyan, if he was physically well to attend the Senate inquiry, he should have no excuse to skip our next hearing. We expect the former president to show up in our next hearing. We have many questions to ask him about his war on drugs and the deaths that resulted from it, sabi po ni Benny Abante. Di tingnan natin kung ano ang magiging sagot mga kababayan ni Digong kasi may standing invitation sa kanya. Pag nagraso naman na masama yung pakiramdam, hindi siya maka-attend, isa lang ang ibig sabihin noon, naduduwag si Digong. Hindi niya kaya yung Congress. And we advise Congress, gamitan na ninyo ng kamay na bakal. Yung sinasabi ninyo na respecto di the president, the former president, wag na ninyong isipin yon. Ang isipin ninyo na yung nga ginagawa ninyo ay para sa bayan. At based on the rules, di ba kayo yung nagsasabi, no one is above the law. Based on the rules, pag ganito po, kailangan po na i-contempt. Pag paulit-ulit na nag-refuse po, tulad ng ginawa ninyo kay Attorney Harry Roque, gawin ninyong pugante, wanted siya pag nagtago siya. Pag hindi siya nag-attend, ipatugis po ninyo sa ating mga pulis. Ipa-arrest ninyo. Anyway, sabi nga natin mga kababayan, yung posisyon ng presidente, hindi man niya nirespeto. Yung kanyang anak, yung ating presidente, hindi man nirespeto. Gusto ngang tanggalan ng ulo po. Imagine that. Pagkatapos yung dating Pangulo, Ferdinand Edralin Marcos, gustong ipahukay at itapon pa sa West Philippine Sea. Ngayon, pumunta yung ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa puntod ng kanyang tatay. Wala pa man pong hinukay, nandun pa rin. O diba? Hiningan po ng mainstream media ng reaksyon. Ayaw nang magsalita.
ng ating Pangulo. Ayaw patulan yung pambabastos ni Inday. Tama naman po mga kababayan na yung ating Pangulo huwag dapat bababa sa level ng mga bastos na opisyal ng ating bansa. O ngayon, walang rason na irespeto pa ninyo dyan sa Kongres kasi wala nga pong pagrespeto sa human human life. Imagine, more than 20,000 yung na biktima mga kababayan ng war on drugs na dapat mabigyan ng hostisya. Oh. Sabi dito sa balita, Tokhang victims keen angered by Duterte's remarks at Senate probe. Ayan po. Buti nga po si Digong at si Bato at mga kasama niya, si Bunggo, binibigyan ng due process. May investigation na ginagawa, binibigyan sila ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa kanilang ginawa. Pero yung mga victims, so wala na, sentensyado na po, patay na lahat. You see? So it will be very, very unfair na doon sa investigasyon, Quadcom, hindi siya mag-attend. Pag hindi mag-attend, hindi ninyo pipilitin. Ipa-aresto po ninyo. Mag-issue kayo ng warrant of arrest para pwersahan siya na gamitan ng pwersa. Hindi itukhang, walang AJK, kundi kaladkarin ninyo sa harap ng Kongres para magpaliwanag siya bakit nangyari ang ganito. Wala siyang pag-value sa human life, mga kababayan. And respect to due process. Pinagyayabang niya na isa siyang abogado, si Rizal Ontiveros, hindi abogado. Pero tingnan ninyo, si Digong lumalabas, mga kababayan, na mali-mali yung itinuturo niya sa criminal law. Pero pinagmalaki pa niya. Ginawa niyang birdogo, mga kababayan, yung ating mga kapulisan, naging killing machine yung ating PNP. You see? Eh sabi dito sa balita, mga kababayan ng Inquirer, the appearance of former President Rodrigo Duterte at the Senate hearing investigating the extrajudicial killings during his term was met with strong reactions from the families of the victims. Duterte, during the Senate Doribon Subcommittee hearing, admitted that there were many mistakes and maybe there were a lot of crimes during the conduct of his Oplan Tokhang. Hindi maybe, kundi surely, kasi based po na sa records, mas marami po yung krimen during his time. Yung statement niya po, opening statement niya sa Senado, na ngayon daw po sa administrasyon ni Digo, o ni President Bongbong, bumalik yung krimen. Based on data po, mas mababa yung krimen ngayon kaysa yung panahon niya. Kasi yung krimen po, ang nagko-commit mismo ng krimen po, yung polis, kasi inutosan niyang kill. Yan po ang malinaw. Yung mga polis na ang slogan nila, to serve and protect, hindi na po yun ang ginawa. Sila na yung mga mamamatay tao. You see? Kasi yun ang kanyang policy. Inadmit niya sa hearing. Pinagyabang pa nga niya. Kaya nagalit po itong mga victims. Walang remorse, walang pagsisisi. No apologies daw. No excuses, sabi ni Digong. At kung magkakaroon siya ng pagkakataon, uulitin niya daw. Kaya sa pagtakbo niya sa Dabao, uulitin niya sa Dabao, mga kababayan. Yun ang ibig sabihin niya po. Yan ang sabi dito. Despite this, Duterte said, don't question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Baluktot po, mga kababayan, kasi yung pag-iisip ni Digong, yung kanyang paniwala. Kaya tingin niya, yung kanyang mga ginawa, tama, para daw sa ating bansa. Ilabag yun po sa konstitusyon mismo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law. Yan ang mismong sinasabi sa Bill of Rights. You see? Kaya sabi dito sa balita po, such unrepentant remarks put salt in the wounds of the AJK victims who visited their slain loved ones at dambana ng paghilom at Laloma Cemetery in Caloocan City. The shrine na Columbarium was built in remembrance of the victims of the drug war which resulted in as many as 30,000 deaths. According to Human Rights Watchdog and the International Criminal Court itself, which is investigating Duterte
for complaints of crimes against humanity. Sabi po ni Joralyn Fuelias, when Duterte spoke during the Senate hearing, I was so mad. Sabi po ni Joralyn Fuelias, 47 years old sa kanyang pagbisita sa kanyang na-ejecting asawa na si Rinaldo. He is still proud that he ordered the killings. Rinaldo was 42 years old when he was killed by suspects riding in tandem in Dilpan, Manila on Joralyn's birthday in July 2016, leaving behind his 11 children. Matindi po yung ginawa ni Digong at ni Bato at sangkot dito pati si Bongo. Sabi nga natin mga kababayan, halimbawa kung may death penalty rito, mabitay itong mga taong ito. Kulang pa yung kanilang buhay. 30,000? Imagine that. Ibig bang sabihin, yung kanilang buhay po, mas importante kaysa sa 30,000 people, 30,000 victims. So dapat nga po, tulad ng sabi nga natin, doon sa Iraq, death penalty po by hanging ang ginawa kay Saddam Hussein. Dapat ganyan po ang mangyari para matahimik po ang kalooban ng mga namatayan. Napakarami nila, mga kababayan. I was cursing at him repeatedly while watching, sabi po ni Joralyn. Even Senator Risa called him out because his manner of speaking was not good. Giselle Pipito, 22, also slammed Duterte for being disrespectful during the hearing. Ito yung sinasabi natin. Gusto ninyong irespeto yung dating Pangulo. Iniman nga siya, marunong rumispeto. Sabi nga natin, respect begets respect. Ba't ninyo irerespeto ang isang tao? Hindi man marunong rumispeto at inamin siya na bastos siya. Tama po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tinawag na bangag, may adik tayong presidente at yung anak niya, mga kababayan, gustong tanggalan ng ulo yung ating Pangulo, yung tatay ng ating Pangulo, gustong ipahukay, itapon sa West Philippine Sea. Desecration of the dead. Wala pang nakagawa niyan, mga kababayan, na official of the land. Dito po sa Pilipinas and abroad, wala pa akong narinig na ganyang leader, ganyan kong magsalita. Kaya we appeal to Congress, gawin ninyo kung ano yung nasa batas, based on your rules. Kalimutan na ninyo yung pagiging dating Pangulo ni Digong kasi yung posisyon nga po na kanyang hinawakan, di niya binigyan ng dignidad sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. Yung mga behavior niyang pagmumura in public at mismong yung AJK. Sabi nga, may mga nabasa ako, si Digong daw is a Filipino Pol Pot. Kilala ninyo si Pol Pot? Yung Cambodian na leader, Khmeros sa leader ng Cambodia, communist, na involved sa genocide po. Ang daming pinatay sa Cambodia. Yan po si Pol Pot. So sabi rito, we all know Duterte's attitude even when he was the president. He was always cursing. He has no respect, sabi po ni Pipito. Marlon and Maximo, who were Giselle's fathers and uncle, respectively, died during a police operation in January 2017. She said their father was a victim of mistaken identity, while her uncle was simply trying to pacify the situation during the raid, which was also witnessed by one of her brothers. Imagine, mga kababayan, mistaken identity, napagkamalan po, tapos pinatay po sila. And si Digong, without remorse, uulitin daw niya, pag nagkaroon siya ng pagkakataon, uulitin niya pa. Ganun katindi, mga kababayan. I was mad. He is the one who committed sins, yet he has the guts to act like that, sabi po ni Giselle of Duterte. I hope, Anya, Duterte pays for his sins. Dapat, Anya, sana magbayad siya ng kanyang kasalanan. Joel Ihorcadas, whose brother was killed during a 2016 police operation in Abota City, was also incensed by how Duterte conducted himself. He was very unprofessional, and I could say that he has a mind of a demon. While thankful for the Senate probe, Ihorcadas lamented that
he deemed as the indifference of other senators to the plight of GAGK victims. Wala po, lahat inutil yung mga senador. Dapat nga i-abolish na yung Senado po. Ang nanindigan lang po sa tama, si Risa Ontiveros. The rest, mga kababayan, lahat inutil sila. Nakakahiya itong ating mga senador. Lalo si Bongo at si Bato, may guts pa sila, mga kababayan, na pumunta. Wala man lang delikadesa. Imagine, yung iniimbestigahan, yung AJK, ang sangkot sa iniimbestiga, yung dating Pangulong Digong, na barkada nila, amo nila, at kasama sila doon. Si Bato, siya mismo yung chief PNP. Si Bongo, SAP. Sila ba yung nag-sponsor, mga kababayan, ng investigation? So ang ibig sabihin, investigasyon ito para imbestigahan nila yung kanilang sarili. O diba, mga kababayan, napakakapal. Pero maganda na rin yung nangyari. Kasi dahil sa presence po ni Risa Ontiveros, napaamin po si Digong. Nilaglag po pati si Bato at yung mga general. Kaya sabi po ni Ihorcadas, "For me, our only ally in the Senate is Senator Risa Ontiveros. Nevertheless, Anya," he said, "the recent developments gave him strength. During Duterte's time, Anya, we had no ally. We could count on no one. Even the media, the time, was afraid when he was the president." Ayan po, mga kababayan, yung damdamin ng kaawaawang mga pamilya ng mga naging biktima po ng EGK. O ngayon, yung pinagmamalaki ni Digong na crime index po na mas mababa daw during his time, fake news po, hindi man totoo, binasag po ng DILG at saka ni Senate President Chis Escudero. Ito sabi ng DILG, "Dahil the chief lodged PNP for country's crime rate decline." Bumaba po ngayon. It's a significant decrease. 62% decrease po in crime rate during the first 2 years ng Marcos administration. Ito po yung comparison. In a statement, DILG Secretary Joby Crimolia said his agency only recorded a total of 83,059 crime incidents from July 1, 2022 to July 28, 2024, much lower compared to the 217,830 crime incidents na nairehistro po for the same period noong 2016 to 2018. Malinaw po na fake news si Digong. Malinaw po na fake news yung mga minions niya na sige po ang post, sige ang pakalat ng mga propaganda na ngayon anya, bumalik uli yung mga kriminal, yung mga adik, dumami anya. Hindi na uli anya safe na maglakad-lakad sa gabi sa mga kalsada kasi yung presidente bangag. Ganon ang mga propaganda nila. Fake news po. False. Mas ligtas ngayon na maglakad-lakad, mga kababayan, base mismo sa data. Yung crime incidents po, bumaba significantly, mga kababayan. 62% yung binawas. Noong panahon ni Digong, almost more than triple yung crime incidents po. Nakapakalinaw. Imagine, 83,000 lang ngayon. 83,000 lang ngayon. Noong panahon ni Digong, 217,000 yung crime incidents. Bakit siya ganon? Mismong yung mga polis yung involved sa krimen. Sa AJK, kasama dito yung mga natukhang, mga napagkamalan, mistaken identity. Kasi nga po, may reward. You see, walang patawad po. Kaya sabi po ni Secretary Rimolia, "These significant feats anya are testament to the unrelenting commitment of the PNP to continuously serve and protect the public from criminality and lawlessness. With this positive development, the DILG urges the PNP to continuously fulfill their sworn duties as vanguards of peace in order towards a safe and peaceful Bagong Pilipinas," sabi po ni Rimolia. "Furthermore, the PNP's crime clearance efficiency rate and crime solution efficiency rate also registered notable increases at 27% and
and 10% respectively. Eh, kita ninyo, pati yung resolusyon ng mga kaso po, mas mataas ngayon. Kasi noon, pinagtatakpan po yung mga krimen. Tulad ng dyan sa Davao, na-discovery ni General De La Torre, yung police blatter, Dino Doctor. You see? Para palabasin po, walang ano, tahimik yung lugar niya kasi takot. Ilangiya talaga po. Dino Doctor po. O, pero niyang sabi ni, ano, ni Chief Escudero. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK. Mm-hmm. At nagdedebate sila. So, kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre, sinasubmit sa LBRMO ng DILG ang kada budget deliberation. So, ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. So yan po yung ano. Wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. Yung sinabmit ng PNP. So yung unang dalawang taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng war on drugs of 2016 pa lamang. Anong date na memorandum? Nung double barrel? July? July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Hindi ito updated? Mas mataas ang krimen nung panahong yun, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Ang kita ninyo? Maraming patayan nga, sir. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen maraming pa rin patayan? Yun. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yon sa crime index. Ano kayo ngayon? Di ba, paya kayo? Mahilig kasi kayo sa fake news. Lahat pinipiki ninyo, ilalabas at lalabas po yung totoo. Hindi obra po yung mga kwento ninyo pong kasinungalingan. Tama ba? O ngayon, sabi rito, yung Quadcom heads, offer EJK findings to state prosecutors. Eh, ibibigay na nila, ituturn over nila sa state prosecutors yung kanilang findings para mag-build up na po ng kaso. Yan po sabi ni Congressman Dan Fernandez. So sabi rito sa balita, two co-chairpersons of the Quadcom urged the National Prosecution Service to take its cue from the growing body of evidence gathered by the mega panel and begin filing criminal cases for extrajudicial killings that the Duterte administration allegedly sanctioned. Simulan na niya ninyo ang pagpa-file ng kaso. Eh si, ang amon doon sa Senado ni Digong po, napakalinaw, ang tagal ko na niyang pumapatay. Wala man na niyang magkaso. Di kinol mga kababayan ng ating mga congressmen ng Quadcom. Nanawagan na sila ngayon sa NPS, National Prosecution Service, na simula na yung pag-file ng kaso. Yung sabi po ni Manila Representative Benny Abante and Laguna Representative Dan Fernandez, the Department of Justice niya should leverage the Quadcom's findings to build strong cases against stalwarts of the previous administration who allegedly orchestrated the summary execution of drug suspects, among others. Abante said that since the Quadcom niya cannot prosecute cases, it is up to the state prosecutors to use its findings to bring about justice. Yes, niya, if the DOJ asked that we could turn over documents on the EJK probe, we will do it. We just want justice to be done as chairman ng Committee on Human Rights. Abante also criticized
the drug war's alleged architect and now Senator Ronald De La Rosa's statement that shit happens, questioning the senator's use of language and attitude toward the loss of life. Ngayon, for his part, sabi naman po ni Dan Fernandez, he pointed out the importance of Republic Act 9851, especially the concept of command responsibility as provided by said law. Republic Act 9851 niya defines penalties that may be imposed on violations of international law such as genocide and other crimes against humanity. Fernandez also pointed out how ex-President Rodrigo Duterte's admission to the upper chamber can serve as the basis for filing cases against him. So sabi po niya, Duterte's admissions niya about his death squad in his chilling willingness to command extrajudicial killings reveal a leader who has absolutely no regard for human life. It's appalling that he continues to hide behind the facade of a tough-on-crime persona while leaving a trail of bloodshed in his wake. So yun mga kababayan, konting panahon na lang siguro, yung mga isinisigaw ng mga pamilya ng AGK na hostisya malamang makamit na rin mga kababayan nila sa sana sa lalong madaling panahon mga kababayan. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasokasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.